Di na nakapalagpa ang dalawang lalaking ito matapos silang arestuhin ng Alfonso PNP sa tapat ng isang tindahan sa Barangay Amuyong, Biyernes ng madaling araw. Ayon sa pulisya, naghinala ang mga rumorondang pulis nang mamataan nila ang kahina-hinalang motorsiklong walang plaka na nakaparada malapit sa tindahan. Lalo pang nagduda ang mga pulis nang makitang may dalang bolt cutter ang isa sa mga ito. Sa suspecha nila na may ginawa itong illegal, no? Nilapitan nila ng lalaki at nakumpirma nga nila, no? Dun malapit sa kanilang kinatatuyuan ay may bukas at may mga sirang padlock. At may natatakayin na sila mga ilang grocery items. Nakuha sa mga sospek ang mga gamit na ninakaw sa tindahan, bolt cutter at motorsiklo. Kasama rin umano sa nakuha sa dalawa ang isang baril at granada. Modus umano ng mga ito ang mag-ikot muna sa umaga bago sumalakay sa gabi. Ayon sa Alfonso PNP, ang mga maliliit na tindahan kagaya nito na tabi ng kalsada o highway ang madalas na tinatarget ng grupo dahil madali silang makakaiskapo matapos ang pagnanakaw. Bukod pa dyan, sa iniiwan ito ng may-ari sa tuwing gabi at wala itong naka-install na CCTV. Si Rolly labis ang pasalamat na naagapan ng otoridad ang panloloob sa kanilang tindahan. Kung hindi raw napigilan, posibleng 1,000 ang natangay na mga kawatan sa pinundar nilang negosyo ng kapatid. Dapat lumaban sila ng parehas yung sa lalaki nilang yun. Magbago sila ng linya. Malaking bagay yung pagkakahuli sa kanila. Dahil wala na silang makukuha sila, matatakot siguro. Dahil sa insidente, maglalagay na umano sila ng CCTV sa labas ng tindahan bilang proteksyon. Lumalabas naman sa imbestigasyon ng pulisya ang posibilidad na sa buong probinsya ng Cavite nang bibiktima ang grupo. Sa isang CCTV na ibinigay ng isang concerned citizen sa Alfonso PNP, tumutugma ang motor at mga suspects sa nakitang may bit-bit na dalawang malalaking bag. Kuha umano ito matapos na looban din ng isang tindahan sa bayan. Inaalam na ng mga pulis ang petsa at lokasyon nito. Gagamitin umano ang CCTV footage na karagdagang ebidensya. Malaki po yung aming assessment na hindi lang po itong bayan na to ang kanilang nabiktima. No? At base rin po sa kanilang confession, no? Ilang bayan po dito sa Cavite ang kanilang binibiktima. Ineengganyo ng pulisya ang iba pang may-ari ng tindahan na nabiktima ng kaparehong modus na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ang mga suspect, di na itinanggi ang krimen at humingi sila ng tawad sa mga umano'y nabiktima nila. Pasensya na po sa mga ginawa namin sa kanila. Dahil nangangailangan po kami. So kinukuha nyo sa tindahan, ano-ano lang? Yun lang po, yung sigarilyo po. Sigarilyo lang. Ba't madaling ibenta? Opo. Nagpunta rin sa istasyon ng pulis sa mga misis ng suspect na ikinagulat umano ang kinasangkutan ng mga mister. Umalis po yan madaling araw yung asawa ko. Hindi po nagsabi kung saan pupunta. Tapos? Yun, may nag-text na lang po sa amin na ganun. Alam niyo ho na ganito ho yung nilakad na ganun ng asawa ninyo? Hindi po namin alam yun, sir. Kasong robbery at illegal possession of firearms and explosives ang kasong kakaharapin ng mga suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,